Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. The Boy Abunda Talk channel on YouTube and ABS-CBN with the Philippine Star in partnership with Michael Alan Sikat, Congresswoman Maria Ferro Merica Abunda, Boy Sol, and Boy Abunda present. Interviews with the wives and children of the 2022 presidential candidates with Boy Abunda. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay po kayo. Please welcome my guests, Tricia Aika Robredo. Hello. Thank you for having us. Maraming salamat for having me here. Kamusta ang kampanya? Medyo busy po. Pati kami napapasaba kami from time to time. Pero masaya naman. Tapos, very optimistic naman po kami. Excited kami sa mga darating na araw din. And I think going into the campaign, kami pong magkakapatid, hindi namin in-expect na ganito karami yung magiging show of support. Kaya very thankful kami sa mga nagpapakita at naglalabas na marami pa rin pala ang nagmamahal sa mama namin. How different is this campaign? Ibang-iba po. Paano, Tricia? Para naalala ko po nung hindi pa nagdedesisyon si Mama, natatakbo siya. Yung fear namin magkakapatid, baka kami-kami na lang yung natitira. Pero surprisingly po, and nakita namin din for ourselves nung umuwi kami ng Bicol para dun sa kick-off, hindi namin inaasahan na ganun karami pa rin yung lalabas talaga, yung maghihintay para makita lang siya. Tapos ngayon po, parang yung fear namin, wala kami makinarya. Pero nakita namin yung mga tao na yung gumagalaw talaga para kay Mama, na walang inaasahan din naman na kapalit o bayad sa kanila. Masaya po na nararamdaman namin yung energy ng mga tao, nagukusa talaga na tumulong po sa kampanya. Yung pag-aagam-agam na yun, you weren't sure kung nandun pa sila, baka kami-kami lang. Where was it coming from? Kasi syempre, the past 6 years, nababasa naman namin what people say about her or what people post about her. So, para kami, syempre yung mga iba nagsasabi na, hindi, huwag nilang pansinin. Kami siguro medyo realistic kami na we are sure na siguro may percent of the population na siguro ganun yung image ng mama namin sa kanya. Pero yun nga, yung nangyari ngayon is very different from 2016. I remember nung nag-announce siya, natatakbo siya for VP. Parang then and there kami, yung pinaka-goal namin is mapakilala muna siya kasi hindi pa siya kilala at that time. Ngayon naman, medyo baliktad in the sense na kami yung naghahabol sa mga invitations na, oh, may volunteer group sa ganito, baka pwede niyong bisitahin. So ngayon parang yung na-overwhelm kami in a good way na dati kami yung gumagawa ng mga lakad. Ngayon, kami yung minimake sure na mapuntahan namin as much as possible. Isa pa sa pagkakaiba ng 2022 election sa 2016, heavy ngayon talaga ang social media. Very. How are you navigating that space, you know, between overwhelming praise and brutal bashing? I guess the past 6 years, medyo tinuruan din kami kung paano kami mag-navigate through social media. Na sometimes, I mean, you choose your battles then. Kung masyado po kami magpa-apekto, whether praise or whether criticism, kami din yung lugi. So I guess yun yung laging paalala sa amin ni Mama na ang mapikon lugi. So ang importante lang talaga kung ano yung totoo. And I think yun yung lagi naming iniisip and that's what we let us guide us then through it. Like what Tricia said, marunong na kami ngayon mag-filter din. Kasi minsan may mga criticisms din na valid. So minsan, may time, kasi pag madami, hindi mo naman nababasa na lahat eh. But yung mga nakikita mong mga valid na comments here and there, we take note, we send it out, na sabihin mo, maganda yung point nito, ano kaya pwede natin gawing better next time, or how can we tweak, how can we change? Kasi
may mga tao na constructive pa rin naman and well-meaning. Let's talk about the presidency. When your mom decided to go for it, were you consulted? Hindi siya, maybe not directly consulted. It's something we talked about. Parang sinasabi niya na ito yung goal. Yung goal ko is to come up with a unified opposition. Okay. At home, sinasabi niya, yung kausap ko ngayong araw, si ganito. Or ka-meeting ko, si ganito. And then, pag umuwi siya, hindi namin alam yung detalye ng meeting. Pero parang sa amin, parang siyang flowchart eh. Na, kung good news with ganito, ito yung mangyayari, ito yung next step. Until nung malapit na sa dulo, para siyang na-figure out na para siyang namin, without her having to tell us. So para alam namin na doon na yung patungo. Baka yun na talaga yung destiny or kailangan niyang gawin in the end. At nung sigurado na kayo, anong inyong reaction? Mahirap, diba? Mahirap po for the three of us. Kasi parang, honestly, sa akin po, logically, it made sense naman na tumakbo siya. Tapos yung sense of duty naman po kasi talaga is there. So, naintindihan naman namin in our head kung ba't kailangan niya yun gawin. Pero syempre, we're very sentimental and we're very protective nga po of mama. Right. So, parang may ganong conflict at the time. Pero, na-overcome naman. So, ayun po. Today, I ask you, if you have it your way, would you want her to run for the presidency? As a daughter, syempre kami po magkakapatid. Ayaw namin initially. Pero parang naintindihan din po namin na Pilipino kami. Tapos para sa amin yung objective choice talaga is si Mama. Yeah. So, and I think kami rin po eh, yung dalawang magulang namin, malakas yung sense of duty na kahit kami, para kung tatanggalin mo yung daughter factor, even kami yung sagot namin is siya talaga yung best person for the job. And even the experience namin, ako po nag-work, I'm doing development work, si Trisha, doctor, even dun sa different disciplines namin, nararamdaman namin yung impact na, yung importance of having good governance on a national scale. Mm-hmm. Kasi pati yung mga ginagawa namin, may effect din yung ganun. Importante na makilala ang mama ninyo, sabi niyo nga kanina, sa pamamagitan ng lente, ng prism ninyo. But let's start here first. Who are you when no one is watching? Ako po kasi yung lagi kong nakuha from mga tao. And understandably naman, kahit nung lumalaki kami, siya yung anak ni Jessie at ni Lenny. Pero ako po, yung pinaglalaban ko for the longest time, I am much more than the daughters of my parents. Ako po very thankful ako for the set of parents that I have. But on the side, I'm still a doctor. On the side, mahilig pa rin ako magsulat. Nagsulat ako about people I interact with every day, hoping na whatever I put out, I could make a difference in their life somehow. So, yun po yung gusto ko din maintindihan ng mga tao na masaya ako na anak ako ni Jessie at ni Lenny. Pero higit pa ako doon. May sarili akong paniniwala. Whatever I say, galing po yun sa place na ako yung nag-iisip for myself. Syempre, na-influence yun ang pagpapalaki sa akin. But ultimately, at the end of the day, sa akin pa din yun. May ownership po sa ginagawa ko. So, I need to add to what Trisha said. Kaya siguro kami consciously growing up, talagang sa amin importante na number one, kailangan paghusayan namin yung ginagawa namin. Kasi kung pumalpak ka, sasabihin niya, ano ba naman tong anak ni ganito? Anak na nga sila, tapos palpak. Pero pag nag-excel ka naman, sasabihin, kaya yan, magaling. Kasi, so parang kami, okay, paghusayan na lang natin para wala kang talo either way. And then second, kahit yung magulang namin, encouraged kami parate na go after kung anong gusto niyo gawin. Just make sure na maging productive yon and make sure you give something back kapag naabot mo na yung dapat mong abutin. And then just continue to really self-improve along the way. Who is your mom when no one is watching? Siguro yung first na naiisip ko to describe mama is quiet strength. Especially yung strength na description, parang masyado siyang overused ngayon, na yung quiet strength is very underrated. I think it takes a lot of strength to restrain yourself. I think it takes a lot of strength to choose your battles and kailangan kalmado ka sa gitna ng storm. And I think it's that kind of quiet strength that also helped our family to go through a lot of the things we had to go through along the way. Yung pagkakilala ko din po kay Mama kasi very involved siya sa mga buhay namin growing up. Na kahit alam namin na madaming demand sa kanya yung trabaho niya, hindi siya nagkulang sa pagiging ina sa amin. I never felt na I had to compete for her attention. Kung meron akong
swimming competition nandun siya. Kung merong math competition, si ate at si Jillian nandun din siya. At sa lahat ng ginagawa namin, alam niyo kung ano nangyari. Hinahayaan niya kami mag-succeed on our own. But she was always there. Do you worry sometimes about her health? A sa lot. Dami ng trabaho niya. Of course. Lalo ikaw, doktor. Opo, a lot. Do you? I mean, pero buti man hindi sakitin. May mga, iniinom na rin po mga maintenance yung nanay ko. Okay. Feeling ko sa edad na rin yun. Kami po natatakot kami talaga. Siyempre, again, as daughters, yung pinaka-concern namin is, inaalagaan niya po ba sarili niya? Yung nag-kick-off rally po, halimbawa sa Bicol, nakasama namin siya for a significant amount of time sa float niya. Tapos nakikita namin na hindi siya kumakain. Kasi gusto niya talaga makahay sa mga nandoon. Ma-acknowledge siya, na-appreciate niya yung presence ng lahat ng nandoon. Pero syempre, may mga compromise eh. And sa kaso po na yun, yung health niya. Natatakot po kami pero alam namin hindi na namin siya mapipigilan sa ginagawa. Kasi, yeah, but have you sat her down? Na, ma, if you want to be effective in what you do, several you have to times. Take good care, you know, several times. But I think, ano naman eh, while matigas yung ulo niya, alam niya rin yung limits siguro. Mm-hmm. Kasi may ano rin na, this afternoon, mag-work from home na lang ako para at least pwede ako sa couch habang nagbabasa. Mm-hmm. It's just that matigas lang yung ulo niya na parang siya, halimbawa, yung kinikwento ni Trisha during the float. Sinasabi namin sa kanya na ito, konti lang yung stretch ng bahay dito. So baka gusto mo muna sumakay sa kotse. Kasi, or umupo. Or umupo. Ang explanation niya, eh yung mga tao na yan, naghintayan sa akin for hours. So ano ba naman yung umupo ako dito sa float? May mga indulgences ba ang mama? Nagka-face po siya nung pandemic na medyo wild sa tanim. Sa mga herbs. Naalala ko po nun pag kailangan niya mag-provincial, for example. Nung pwede na rin naman po lumabas or magbiyahe. Yung unang-una niyang bilin, huwag niyo limutan na i-water yung plants. As in, may ganun siyang... May instructions pa siya. Dapat yung ganito, hindi siya sa may araw kasi may nasa notebook niya pa. Mm. Sabihin niya, yung mga tanim ko, dapat pagbalik ko, okay pa sila. OC, no? Very, very. At saka may mga marker daw siya. I mean, I caught her in an interview. Maayos sa bahay. Tapos naiinis po siya pag hindi in place at parang sasabi niya, na-label ko na nga. Tapos yun, hindi pa rin niya maayos. She used that. Nililabel daw niya yung mga bagay-bagay. Nung ECQ, I think 3 times niya nirearrange yung pantry namin sa kitchen. Kasi hindi siya nakukontento. Madetalye, ma-organize talaga siya. What irritates her? Pet peeves? Number one is late. Pag sloppy yung trabaho, talagang you'll never hear the end of it. She expresses that. Lalo na pag-work. Even kami, halimbawa, may pinagawa siya sa'yo, ayusin mo yung, sabihin yung dining area. Pag umupo siya, sabihin niya, kung hindi mo lang naman gagawin ng maayos, sana ako nalang gumawa. Parang ganun. Which I think is a common line na naririnig din ng tao niya sa office. Mataas yung standards niya, I would say. Kaya, yun. Habits. Habits you like and you don't like. Siguro po ako growing up, very involved siya sa ginagawa namin. Ang hilig niya mangulit, anong ginawa mo sa school? Anong gagawin natin? As in, parang may checklist na siya ng mga tatanungin niya sa amin pag umuwi kami. Naalala ko dati, pag nagpa-practice kami ng piano, may times na gusto mo maglaro sa labas. Pero hindi pa dahil hindi ka pa nagpa-practice ng piano, hindi pa pwede. So, minsan nagpa-practice ka, tumutulog. Pero ngayon, pag binabalikan ko siya, and then may mga hindi na ako natatapos na napisa, sabihin ko, sana striniktuhan mo pa ako dati para until now. So, sabi niya, pero dati nagagalit ka na sa akin kasi tama siya. Parang a lot of the things na siguro dati, ano ba naman yan? Ngayon, super na-appreciate na namin. Napalo kayo? Hindi, never. Pag nagagalit, paano? Tahimik si mama pag magaling. Yun yung worst. At nakakatakot po. Silent kasi. Treatment na. Kasi ano na, hindi mo alam niyo na na medyo. Opo. Saka yung bawi mo doon, hindi mo alam, kailangan ko ba ma-perfect yung exam? Dilinis ba ako ng kwarto? Ano ba but kailangan? But you have to do something para makabawi. You have to do something para makabawi. Pag tahimik na po si mama, kasi kami mahilig kami magkwentuhan. Araw-araw kami magkausap. All the time magkausap kami. So, kapag tahimik na siya, alam mong may mali. Tapos yun, may malulungkot ka, tapos matatakot ka rin na parang anong nagawa ako kaya. At saka anong gagawin ko? Anong gagawin ko to make up for it? Mannerisms. Yung isa, observation ng one of her close-ins na photographers na when she gets asked daw about Papa, nag-fidget siya with the necklace. Or the ring. With the ring. Na hindi namin napansin actually. Pero parang... Ang daming pictures minsan na videos na ito yung pinag-uusapan at this time. But parang may isang post yung one of her staff na napansin niya rin na every time yung mama ko daw would get asked or pag may pinag-iisipan, yung pinaglalaroan niya yung necklace or ring. May mga jokes din ba ang mama kahit walang natatawa? Ang dami. Ang dami. Ngayon po parang... No, but her jokes are funny.
Depende. Lumalabas po yung edad ni Mama sa mga jokes niya. May mga joke siya na sasabihin mong sa Viber mo na naman nabasa yan. Pero she delivers it like, you know. Tatawa muna siya ang lakas. Tatawa muna siya. Parang kami, bakit ko tumatawa? Tapos babasahin. Tapos kami parang, okay. Okay, you mentioned your dad, who was one of the most loved people, I think, in this country. Aware kayo sa love story? Siguro a few details. Alam ko lang na yung first date nila, parang yung may isang UP choir yata na may concert in a church in Naga. Yung papa namin, very traditional na pinaalam pa siya sa lolo and lola para lumabas, para manood ng concert. Alam ni papa na UP graduate si mama. I think towards Peña Francia Fiesta or something around that time. And then, pinaalam siya sa lolo-lola. Na manonood daw sila ng concert. Parang that was the style of Papa para ligawan, ma-date si Mama niyo. Yes. Pero very traditional, old-fashioned yung Papa namin. Even yung mga sisters niya, yung nagreklamo na sobrang strict daw, sobrang sungit. Mm. So I guess nung nililigawan niya ganun na yung Mama din namin, parang ganun din siya. Ano yung love language nila? Parang lahat kasi nasa kanila. Acts of service, quality time. Oh. Si Papa po hindi nahihiya mag-express ng verbally ng pagmamahal niya. Not only kay Mama, pero sa amin. Na basta mag-board lang siya ng eroplano, mag-text siya na labs or parang I love you, basically. Hindi siya nahihiya sabihin talaga yon. Did your Papa spoil your Mama as a wife? In his own way. In his own way. Parang hindi po siya yung mamahalin na gamit. Naalala ko parang, for example, DILG na po si Papa nito. Tapos kunento to sa amin ni Mama kasi tawang-tawa siya. So, umuwi siya ng Naga via plane. Anniversary. Wala siyang bulaklak. So, ginawa niya po, nagpaalam siya dun sa may-ari ng isang bahay kung pwede siyang pumitas ng bulaklak. So, yun yung bulaklak niya kay Mama. So, parang, hindi siya sa grand gestures, but I think my dad was very thoughtful po talaga. Na parang, kahit hindi nila pwedeng ibigay or hindi nila kayang ibigay yung napaka-ingranding mga gamit. Or baka nakalimutan niya last minute. Parang it doesn't compare talaga dun sa thoughtfulness po na napapakita niya. And the gesture po. Tapos hindi lang, again, hindi lang po siya limited talaga kay Mama. Talagang nag-carry over siya pati sa amin. And the remembering of whatever it was, di ba? Did you see them fight? Siguro na sa sense namin. Hindi namin siya nakikita. Tahimik din. Na parang, hindi sila masyadong nag-uusap and then nafe-feel mo may tension. Pati yun yung pinaka, parang siguro magkaaway ito today or something, or may nangyari. Pero never in front of us. Yung paniniwala po talaga ni Mama, ayaw niyang matutulog na hindi nila nare-resolve yung problema. This was Mama more than Papa? Both of them. Apo. I think yung Mama, I remember, meron siyang isang speech na one of her greatest lessons. Mm-hmm. I think after na ito namatay si Papa, parang sinasabi niya na, don't sleep angry. Mm-hmm. Kasi you don't know what tomorrow will bring or if the object of your anger is still there. Mm-hmm. And I think lahat kami... And you follow that? We try. Na parang kahit inis ka pa, parang, palampasin mo na. Kasi pala, mas importante naman yung object of your anger than your anger. So just let go, parang ganun. How was Mama as a wife? Si Mama po kasi alam ko, medyo na-delay din yung personal plans niya for herself nung nag-asawa siya. Kasi gusto niya talaga mag-abogado nun. Pero kinasal po nga siya at 22, tapos she had Ate Ike's. Hindi po siya nung naglo-law school. Parang naging willing naman si Mama na i-postpone muna yun kasi alam niyang kailangan din siya ni Papa. Kahit may sarili po siyang tinatrabaho whenever si Papa kailangan ng support sa campaign or kung saan man, siya talaga yung nandoon eh. So, is that a lot of pressure? I mean, having sin, having watched your parents. Not pressure, but siguro it's something we all aspire for. That's na right. To look for a kind of partner that, for example, I think nung pinanganak ako ni Mama, parang siya, baka okay na akong hindi ituloy law school. Pero parang si Papa, hindi. Pangarap mo yan. Sunod, promise ko yan sa lolo namin. So, kahit kung matagal man, it doesn't matter. Or at kung yung pace mo, bahala ka. Pero it's something that, you know, you should still do. And tingin ko sa amin, mas aspiration siya more than pressure. Okay. So, talking about aspiration, are you girls single? Do you have... Election ban ngayon? yan? Naka-on hold yan. Kasama yan sa ano? Naka-hold din? Oo. Nakasama siya sa ano? Listahan ng election ban. Pero, Mama, what does she say about mga manliligaw, nagpaparamdam? Wala. Is it kind of motherhood say, go ahead, you know, or sandali lang,
Wala po siyang sinabi na ganun sa amin growing up talaga. I think tiwala talaga sa siya. You've had boyfriends, I'm yes. sure. Yes. Yes. Okay. Ano ang relasyon ng mama sa... But you both are single now. Election okay, ban. Election ban. What would she say? Parang kami kasi, I think the kind of the relationship we have with our mom, makwento talaga kami. Mm-hmm. So, hindi niya kailangan itanong mm-hmm. from us. Minsan, kinikwento pa lang namin. Parang naalala ko, merong isang time before na in-assume niya na we were in a relationship already, pero hindi pa kasi dahil lang nakikwento ko na ganyan. Pero parati niya kasi sinasabi na confident siya na the kind of example na she and Papa set for us is okay naman. And alam niya rin na hindi kami magsasettle for less than the kind of love that they taught us. So wala siyang sinasabi kasi tingin ko confident din siya na pipili din kami ng tama. Naalala ko nakakatawa nung first relationship ko, kinikwento ko pa lang sa kanya, ah, haba-haba ng explanation ko. Tapos parang sagot niya lang, ox. Parang alam niya na rin naman kasi. Kasi lagi namin po siyang pinag-uusapan. Tapos parang never naman po kami pinagbawalan ni mama lumabas. Wala naman siyang rules na binibigay sa amin. Kasi yun, sabi nga po ni ate, tiwala po sila eh sa pinakita nila talaga sa amin magkakapatid. Your relationship niya, I guess, dun sa mga... ng mga partners ba? Or okay naging naman. Boyfriend na? Okay naman. Na parang hindi siya sobrang chummy or sobrang close sa kanila. Tama lang. Pero enough. Tama lang. Pero wala siyang requirement. I'm sorry. Go ahead. And friendly. Friendly. Pero wala siyang requirements. Dapat umaakit ng... Wala. Walang ganun. You mentioned about one of the speeches of your mom mm-hmm. where she said na dapat hindi kayo natutulog, na magkaaway. Uh-huh. If you were to tell me now, the most important love lesson that you learned from your parents mm-hmm. as young women, what would that be? Huwag mo i-measure the kind of love that you give and take. Na parang, di ba sinasabi nila na 50-50 mm-hmm. or... Kasi parang nakikita ko sa the kind of relationship that she and Papa had. Walang sukatan kung sino yung mas. And I think yun yung pure sense na even my relationship with my siblings, with my parents... hindi mo sinusukat na halimbawa ngayon ako na naman yung mag-a-adjust. I think parang wala sa amin ganung consideration eh. Parang yung natutunan ko, if you are in a position na ikaw yung pwede mag-adjust, mag-adjust ka. And you don't take it against the other person because it's something that you're doing out of love. Ako po siguro, hiramin ko na lang siguro yung quote. No? For me, yung nakita ko sa kanila and something I strive to, ayun, sinastrive ko talaga na yun din yung mag-guide sa kanila. Yung pagmamahal po talaga, pagpapalaya eh. Pagpapalaya in a sense na mahal mo yung tao, alam mo yung mga kailangan siyang gawin, with or without you there. Pero hahayaan mo siya kasi mahal mo siya and tiwala ka na may kailangan siyang gawin at babalik na rin naman siya sa'yo at the end of the day. Ang katakot siya siya. Tiwala. Tiwala po talaga. No, pero parang, naniniwala ako. Opo, yun for example. Pero in this day and age kasi nakakatakot. Yung, depende kung saan mo palalayain, diba? Parang, for example, yung kay Mama tas yung kay Papa. Ayun, alam po ni Mama, for example, nung in-invite si Papa to join the cabinet. Syempre, masakit yun sa kanya kasi sanay siya all their time na nakasal po sila, magkasama talaga sila. Pero again, alam niya, duty yun ni Papa. Something he wanted to do, he wanted that to help. That one I understand. So, because that's, that's part of the mission na naunawaan ng mama niyo. But, you know, in a relationship, halimbawa, yung setting the other free is actually love. Parang ako po yung nakikita ko doon, for example, let's say, nung si Ate Ike, nung mag-aaral po siya, nung tinanggap po siya sa Harvard para mag-masters, kung I guess kung napaka-clingy ng partner mo, pipigilan ka pa niya. Sabi, wag ka umalis, mamimiss kita masyado. Parang okay. In that sense, nakikita yung pagpapalaya na okay, do what you have to do even if it means spending time apart. In that context, I understand. In that context. Yes, pero syempre, ayun po, naiintindihan ko din yung fear and hesitation. But pero para I think adding to what she said, parang free, para at least para if the partner chooses to be with you. Ano parang out of freedom 'yun sa kanya. Not everybody's like Papa. Not everybody's like your agree, father. Agree, apo. Oh, 100% naman yan. Agree. Apo. Pag kayo, because, you know, lalo na sa kwentong pagmamahal, it's not all, holidays. Mm-hmm. May mga araw na siguro umiyak na kayo sa pag-ibig or sa pagmamahal. How do you relate with mama, with your mom? In difficult times, that have something to do with relationships, with love. Ikaw naman. Anong sinasabi niya? Yung serious relationship ko was after na nawala si Papa. So every time I go through something difficult, na I think sinabi rin to ni Mama at some point na
is this harder than when we lost Papa? And the answer is always no. Okay. Parang in general, not just in relationships, na like when Mama was running for VP, when you hear like news about her, parang yun yung singular thought that I guess carries me through. Na was this harder? Is this harder than that? In the context of being able to handle pain. Yes, yes. Oh. And I think din siguro sa aming magkakapatid, yung in terms of personality, ako yung closest kay Mama na medyo, in a way, not negatively, medyo detached na mas namamanage din siguro how we express ourselves. So, siguro wala. Yun, sina-channel na lang namin siya kung paano yun. Ako po, I'm the opposite kasi kay ate. So, nung umiyak ka? Pag umiiyak ako, alam ng buong buhay, ng buong bahay na umiiyak ako. Naalala ko po, for example, ako, in terms of relationships at least, yung first breakup ko rin sa serious relationship, tulog na si ate, ginising ko pa siya kasi gusto ko alam niya na umiiyak ako. Pero si mama po kasi, I guess, si mama kasi doesn't really indulge yung mga pagdadrama or excessively na parang umiiyak talaga. Hayaan ka niya. Pero hindi ka rin niya i-indulge, if that makes sense. Tapos naalala ko yung sinabi niya lang nung time na yun sa akin, parang, bata ka pa, anak. As in, parang ganun lang yung sinabi niya at the time. I think I was 23. Pinaramdam niya pa rin yung pakikiisa sa akin by physical presence. Naalala ko nung time yun, umiiyak ako, tahimik siya. Pero nandun lang siya. Tapos hindi siya natulog hanggang nakatulog din ako. So parang in those little ways, opo, mga ganong pagkakataon ko nararamdaman talaga na she doesn't have to say anything, but I know she's there. Kayong tatlo, pati si Jillian, do you guys fight? Yeah. Little things. Every day siguro. But over little things na, hay nako, hindi mo na naman. Pero walang seryoso. Wala, babe. Masyado po atang malayo kasi yung edad din namin for us to fight about something so serious. So, but if there are problems, you are the type who would sit down and resolve the problem by yourselves. Or wala pa yon? Wala pa po. Well, pa nag-aaway kasi kami. Wala pong sorry eh. Parang after mga 10 minutes and then... Okay. Pag-order ako, gusto mo ba? Parang yun na yung sorry. Or may nakita ako sa Facebook, tingnan mo to. Pero yun na yun. Pero yun yung sorry nyo. No, that's your language. Oo. Ibig sabihin, okay na tayo. Okay na tayo. Okay. Tama na. Oo. As a family, pag magkakasama kayo, mama, ngayon, dahil wala na si papa, and then Jillian and the two of you, what do you basically talk about? Or are there regular meetings or lunches, meals that you share together? We usually try to have dinner together. Actually, yun yung silver lining sa amin ng pandemic. Yung dinners consistently, sabay-sabay kami kumakain. At siya pa yung nagluluto. Your mama? Yes. Okay. Pero yung Sunday lunch and dinner, yun yung medyo sacred talaga sa amin. Even growing up, na parang sa amin, mortal sin gumawa ng plans on a Sunday kasi understood yun na family day. Do you talk about politics? Do you talk about money? Do you talk about religion? Do you talk about sex? Politics, I guess, hindi naman siya may iwasan talaga. You're three girls kasi, do you ask mama questions about, I mean, when you were younger, now I know you're a doctor now, and but yung mga panahon na yun, nakakapagtanong kayo? Really? Yeah, yes. I think, for example, may mga conversation topics din na parang sinabi nga ni mama na minsan kampante siya sa tinuturo sa amin sa eskwalahan, so hindi namin siya pag-uusapan sa bahay. But I think if that's brought up naman in the dinner table, hindi naman kami mag-aalangan din na tanungin siya. Never namin na naramdaman siguro na kailangan namin mag-filter or mag-hesitate. That's right. You know, I'm hearing stories that are both modern and traditional. Apo. Depende sa pangangailangan. Like, sometimes it's a very difficult topic to talk about religion. Yung halimbawa, what you bring in from friends or politika, what people are talking about, especially that your parents were, or Jess was involved in politics, and now the VP is the vice president. So, hindi kayo nag-aalinlangan pag-usapan ang mga mahihirap na bagay. Both our parents, medyo traditional yung upbringing nila. But at the same time, sila rin siguro yung pinaka-open-minded na tao na kilala namin. I think kahit kami magkakapatid, growing up, nagbabago rin yung position namin sa spectrum ng mga paniniwala. So, hinahayaan lang din nila kami. Money. Not a lot. Minsan sabihin ko lang, uy, may pumasok akong bonus today. Parang ganun. But when you were younger? Ay, hindi. Parang wala po akong maalala. Kuripot ba ang mama? I mean, sino bang hinihinga yun ng pera? Allowances, for example. Actually, to be fair to my parents, parang lumaki kami na
siguro maswerte din kami na hindi namin kailangan humingi because nakikita namin sila na wala rin silang masyadong luho. Mm-hmm. So pag humihingi kami, parang nakakahiya for us humingi. May parang hiya eh, na nakikita mo na yung magulang mo hindi naman mabili ng ganito-ganyan or pag lumalabas kayo, lahat ng binibili nila is para din sa aming magkakapatid. Mm-hmm. Kahit ngayon, di ba, parang may hiya parate na humingi from them. But talking about allowances, for example. Ako naalala ko, 20 pesos po yung allowance ko sa buong linggo na noon nung high school ako. Pero hindi din po ako nagreklamo noon eh. Kasi everything naman provided na po sa akin. Lagi ako may baon pag umaayos ako, baon na pagkain. Parang hindi po talaga nagkukulang naman i-cover yung mga basic necessities, for example. So I never had to ask for more. Siguro the most money conversation na was after namatay si Papa. Tinanong niya ako, ate, kailangan ko bang tumigil mag-aral because tuition, etc. I think yun yung concern. Sabi ko, hindi. I think magagawa natin ng paraan. I think yun yung pinaka-money conversation. Yeah. Naalala ko na to. At saka handa ka talaga huminto ng pag-aaral? Nung time na po na yun, hindi ko pa kinoconsider yung logistics or kung saan ako lilipat, if ever. But I do remember na nilapitan ko po si ate nung time na yun na kailangan ko bang mag-break muna. Kasi, para makapag-ipon muna tayo. Dahil... Opo, kasi si Papa talaga yung breadwinner at the time. Alam kong hindi naman biro yung tuition sa pinag-aaralan ko din na eskwelahan nung panahon na yun. So, nilapitan talaga kita nun to ask. Si Jillian po, yung ano, nag-a-apply siya sa US schools. Mm-hmm. Ayun, klaro yun sinabi ni Mama. Nasabi niya, Jill, hindi ko kaya. Hanggang, parang sinabi niya, yung kaya ko lang ma-afford is until, for example, Ateneo. Pero anything beyond that, kailangan it's either maghanap ka ng scholarship kasi hindi ko talaga kaya or dito lang sa kaya natin. At yun ang ginawa ni Chilean. Yes, which is what she did. Now again, I go back to what you guys talk about. On the lighter side, do you talk about movies, movie stars, K-pop? Oo naman po. Sports. Opo. Napapag-usapan niyo ito? Yung sports po, actually, nakanood na kami ng live game with Mama. So parang even the light stuff, we can talk to her about live it. Live game while you were working? Nung wala bang pandemic. May hindi Ateneo basketball game. Nung finals. Para semifinals. You did courtside work? Yes po. Ayun, tapos nanood din po siya. Support talaga siya. Tapos parang alam niya at the time, for example, yung UP Ateneo na, alam niyang bonding din yun sa amin kasi mahilig kami mag-basketball. So pinagbigyan niya kami. So nakamaroon din siya. Mga artista, may mga paborito ba siya? Singers. Piolo Pascual. Piolo Pascual ata yung crush niya dati. Opo. Tapos... Mahilig siya manood. Ngayon, mahilig siya manood ng YouTube vlogs. Yun yung ano niya. Yun yung parang... Distress. Uh-oh. Distressing activity. At saka pang-relax. Pang-relax. Okay. Let's talk about public scrutiny. Are you comfortable with being watched all the time? Siguro hindi namin siya iniisip. Opo. Para we just go on with our lives. I think yung consistency kasi ng ugali mo, whether you are being watched or hindi, I think important yun for us. That's true. So parang hindi nagmamatter kung pinapanood ka or hindi. Ang sinasabi ko naman ay inevitable kasi yung scrutiny, di ba? Yung papasok ka sa isang lugar, kailangan ko ba ipaliwanag kung bakit ako nandito? The expectations of being the daughters of the vice president. Naiisip din namin siya from time to time. For example, ako po sa work ko, iisipin ko, papakilala ba akong Trisha Robredo? Kasi kung may magawa akong tama, sasabihin dahil nanay ko si... Anong sagot nun? Tinatry ko na lang po siya i-manage. For example, ako di ako nagpapakilala bilang Doktora Robredo sa ospital. Nagpapakilala po ako bilang Dr. Trisha. So whatever they say about my work, it's because that's the kind of work I put out, not because of my name. May sarili din po kaming pagkatao, tas sarili din kaming buhay. I understand that. But eventually, of course, people will know, siya palang anak. Lalo na ikaw, because your work experience is quite impressive. How would you manage that? From the very beginning, alam ba, halimbawa, na anak ka ni VP? Usually, ina-assume ko po na hindi. Pag nagpapakilala ko na, I'm Aika, I'm the executive director of this, ito yung ginagawa namin. And sometimes, parang pag naging professional, din po kasi ako. Minsan tingin ko yung kausap ko, nahihiya din i-bring up. Kasi minsan off-topic siya dun sa dapat namin pag-usapan. And kung erase nila, okay lang. Pero ako po usually hindi ko rin masyadong ini-indulge yung conversation, especially in the context of work. Kasi parang sa akin, parati akong ingat sa conflict of interest din. So usually pag may communities na, na-meet namin yung mama mo, okay po, kumusta? Pero pag nag-interfere siya with yung work na kailangan kong gawin, medyo maingat po talaga ako. I understand. When you think about Malacañang Palace, this is a campaign season. What comes to mind? Parang hindi pa po namin naisip yung Malacañang Palace. Opo.
You don't think about it. You don't even think about what are we going to do when we become the first family. Role models, for example. I think yung point of view kasi namin, the positions my parents have held over the past years, we see them as temporary. In our head, parating, okay, pagkatapos ng term na to, tapos na, and balik tayo sa kung ano man. Sabihin po natin, kailangan lumipat ng bahay or lumipat ng office, siguro yung pananaw namin para lang na-relocate. Or kailangan namin lumipat kasi nag-iba yung assignment o yung trabaho ng mama namin and kailangan namin siya samahan doon. Every campaign season, all hands on deck kami magkakapatid. Pero yung usapan din namin na after we vote, balik na kami sa kanya-kanyang ginagawa namin and then disappear na ulit kami. Let's talk about certain political issues. You stand on abortion. Yung abortion po kasi, it's not something we choose for ourselves. Pero for example, ako po, pag nag-rotate ako sa hospitals, may nakikita ko mga batang nabubuntis. Tapos hindi naman nila kasalanan. Pwedeng ang nakabuntis sa kanya tito. Parang ang unfair, or tatay. Ang unfair naman na i-blame natin sa bata yun. Tapos parang yung youth niya talaga robbed sa kanya. Tapos yung pinaka-concern ko po ngayon na illegal siya technically sa atin, ang dami tuloy nag-resort to extreme unhealthy means na nag-endanger pa ng buhay. Hindi lang nung nanay, kundi nung batang binubo. This is one actually of the things that we discuss with our mama. Yeah. Kasi medyo magkaiba yung stand namin dyan. Na just because illegal siya, it doesn't mean na yung mga tao hindi naghahanap ng underground means to para do it. Gawin yun. So siguro yun yung proof sa amin na napaka open-minded ng mama namin. Kasi even at home, this is something na we can talk about openly. We discuss with her and she listens to us. Parang pareho naman yung upbringing namin. Sa Catholic school din. Probably it's something that you would not choose for ourselves. Mm-hmm. But paano naman yung iba? Kasi it goes beyond us. Mm-hmm. Yung policy na yun would concern other female. Pero yung pinaka reassuring sa amin is she continues to listen to us. Mm-hmm. And kung magkakaroon ng isang policy related to it, I would think na yung mass consultation, yung pagka-iintindi, lahat yun inaral. Naalala ko yung pag-uusap namin ng mama nyo. Sabi ko nga may mga bansa nga na request lang ng babae, ay pwede na ang abortion. Sabi niya, yan naman ang ayoko. Pero may mga bansa naman na mga Katoliko rin na decriminalize na nila ang abortion. Pero kinakatigan talaga yung choice ng babae. Same-sex marriage. In favor kami of same-sex union. Kasi parang let them be kung gusto nila. Kung sino but not marriage. Nila. Union, you're okay. Yung marriage kasi for us, yung church as an institution, okay. it's different. But the law should, at the very least, recognize people who want to be together. Divorce. Si Mama kasi involved siya sa maraming cases nung abogado pa lang siya. Tapos nakikita niya na may mga existing policies tayo na kailangan pa talaga pagbutihan. Parang divorce as a band-aid solution to, say, annulment right now or to the things that are not working right now. Parang hindi yun yung way. Hindi yun yung ultimate solution. Kasi kung maayos muna natin or ma-enable natin lahat na existing laws in place, then I think that's the only time that we can start talking about ano pa yung provisions or ano pa. So right now, let's not talk about divorce. Right now, let's fix first yung current process. And then, kung may kulang, dun po tayo. Ipasok natin yung diskurso tungkol sa divorce. Uh-huh. Sa lahat ng mga sinasabi, dahil napakainit ng eleksyon na ito, laban sa inyong ina, laban sa inyong mama, what do you wanna say? Una po siguro, na lugi yung troll sa kanya kasi hindi talaga siya naapektuhan. Nagpapatinag talaga sa kung anong mga sinasabi. But at the same time, I caught her in a Facebook Live. Mm-hmm. Tapos, binabati niya. Tapos, meron yatang hindi magandang sinabi sa kanya. Binasa pa rin niya. At binati niya. At sabi niya, maraming salamat at nanonood pa rin. Okay. I think yun talaga, genuinely unaffected talaga siya. Dead set, focus talaga siya sa trabaho. And siguro yung second, tayo naman siguro, I think pare-pareho yung gusto natin mangyari sa ating bansa or sa ating mga buhay. Iba lang yung means na naiisip natin para marating yun. Kaya siguro invitation lang ito na maging mas open, na mas makinig sa iba pang options out there. Ako po, kahit sa... Hindi ka napipikon? Siyempre po, tao din kami. May mga oras na napipikon din kami. Lalo na pakiramdam namin ang unfair na ng mga tinatapon sa kanya. The end of the day, bigger goal ka talaga in mind. Tapos parang bawal ka
magpa-apekto sa ingay sa labas. Kasi ikaw lang yung lugi kung magpa-apekto ka eh. But mapa-supporters man yan, mapa-bashers man yan, wala po tayo sa lugar na meron pa tayong space for more hatred. Kasi as it already is, very divided na ng bansa natin. Tapos wala tayong mararating kung mag-resort tayo to name calling. Na tawagin natin yung hindi pareho yung pananaw sa atin na bobo. Or meron tayo laging moral ascendancy or superiority over other people. Na parang for me, if you want to win them over, that's not how you do it eh. Ang gusto lang naman ng mga tao ito, mapakinggan sila. Kasi sila, meron din silang sariling idea kung ano yung kailangan gawin para makamit ko ano yung gusto natin lahat. Matunguhan. Katulad ni Mama talaga, mas maging bukas. Yung sasabi niya lagi na radical love. Kahit sobrang hirap magiging mabait at magiging mapagpasensya, always choose kindness pa rin and always choose a more loving option, kumbaga. Andyan ang sambayan ng Pilipinas. Andyan lahat ang Pilipino. Ang tanong namin ay, bakit si Vice President Lenny? Kami po kasi bonus na lang sa amin na nakikita namin siya as a mother, no? Pero objectively speaking talaga, record speak for itself, yung mga programa niya po talaga. Lahat naman po ginagawa niya just to ensure na everyone lives the life na decent and something that they deserve. Tapos makikita po natin ang pinaghihirapan niya talaga. She spends a lot of hours consulting with people, studying how best to go about a certain problem. Parang sulit na sulit sa kanya, kumbaga. Aktingin ko yung life mission niya kasi yun yung pinaka-preparation niya rin for the job. Parang kung babalikan natin yung journey niya nung nag-aaral pa lang siya maging lawyer to being a public attorney's office lawyer, yung favorite phrase ko nga, from the margins to the center. Mm-hmm. Kasi parang dati, dun lang siya sa side, dun yung may maliit na space lang siya kung saan siya nakakatulong o kung yung type of public service niya, napakaliit lang ng sphere of influence niya. And then as the years progress, palaki ito ng palaki. Yung mga kausap niya sa laylayan, parang yun yung dahan-dahan niya na sila naman kaya yung bigyan natin ng pansin. So tingin ko yung lifetime of preparation niya na unintentional at hindi deliberate, tingin ko walang substitute yun sa readiness niya to take on a bigger role kung siya yung mabigyan ng chance na manalo sa May. Yung Mama talaga, it's always been about mission. Naniniwala po talaga ako sa ano niya eh, yung sa core ng mom ko. And I think yun yung something that you can't learn. Yun yung parang something talaga na deep inside you. And nakikita ko naman na pure siya and well-meaning. Most important din siguro, yung pagtingin niya rin sa sarili niya, hindi siya yung superhero or Wonder Woman that would save everyone. I think yung important leadership trait niya, she inspires other people to act as well. Kasi tingin ko yun lang yung only way din para malampasan natin yung napakaraming problema na haharapin natin. Kung ma-inspire niya yung napakaraming groups, napakaraming tao to come together and work together, tingin ko yun yung best fighting chance din natin lahat. Last question. Trending news bukas, give it a hashtag. Naniwalag sa dilim. Ayun, siguro po, agree naman ako kay ate. Laniwanag sa dilim. Na parang kahit we played around the word na Lenny, yung ini-inspire niya kasi sa mga tao, collectively, yun yung nagbibigay ng liwanag eh. At yun, I think for me, yung nagbibigay sa atin pa ng pag-asa that things can be better. Na parang you empower people to also act. And I think the way she handles yung problema, tapos the way she handles herself, it's inspiring eh. Na parang hindi lang limited sa isang tao yung kakayahan to make a difference and to change the country. Pero alam mong tulong-tulong kayo kasi inspired din sila to do the same. Maraming salamat. Thank you po. Thank you, Tricia. Thank you, Aika. Maraming salamat. Thank you for your time. Salamat and God po. Bless you. Thank you. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat. Sponsored by Jonathan So and Carl Makadangdang of Tok Tok and Show My Care. Richard Guico of Bigas Pilipinas, Marco Ballesteros of Ultra Fit Coffee, Boy So of La Carmela de Boracay. People of the Philippines and people of the world, hit the button below
And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.